Alam mo si BBM, nung ama niya noon, panahon ni Ferdinand E. Marcos, maganda ang buhay noon kasi mababa lahat yung nabibili. Diba? Hindi basta-basta tumaas yung presyo ng mabibili kasi mayroon yung price control. Hindi basta tumaas. At saka isa pa, yung dahil sa agrikultura, may sa farmer may libre na binhi na isang kaban sa isang hektarya, may tatlong kaban na abono sa isang hektarya. Kung limang hektarya ang binubukid mo, di limang kaban na pala yun, limang kaban na binhi. Pagkatapos 3 times 5, 15 na kaban na abono. Noong panahon ni Aquino, wala, may binigay na binhi na isang kaban, magbayad ka pa ng 600, may counterpart ka na 600. O ano ba yan? De, compare mo noon at saka ngayon. Pero naranasan nyo na po ba yung martial law? Oo, yung martial law, maganda yung martial law nga. Kasi yung martial law, mayroon na yung price control yan. Yung martial law, yung sinasabi nila na, kwa, na ang daming namamatay. Dito sa probinsya, wala. Pero doon, yung narinig doon sa namamatay, yung mga, ano yun? Aktivista. O, yung mga aktivista. Yung hindi sumusunod sa patakaran ng kwan. Kasi maganda naman patakaran ng kwan eh, ng martial law eh. Maganda ang patakaran ng martial law. Pagkatapos, yung, ano yun? Mayroon pang isang magandang kwan ni Marcos. Ayan mo yung ilo kasi sa Maynila yon. Kasi yung panahon ni Aquino, di ba yung sa Maynila, yung water, ano yun? Water system, yung panang sa Maynila, panang gobyerno yon, may-ari ng gobyerno, pati yung ilaw ngayon. Pumalit na si Aquino, bininta nila yon. O, di, kaya tumas ng pal natin ngayon, yung napuko. O, dito sa probinsya, kung hindi na ganito ang nangyari sa probinsya, kasi may, yung plano ni Marcos dito sa, pa, Cagayan Valley, may ginawang inumpisan ng daanan ng train, papunta doon sa, pa, sa Maynila, may naumpisan doon sa, dito sa, Cordon, may some portion of Isabela nga na umpumbisan na hindi inaano-ano na yung bukid. May ginawang daanan ng kwak. Eh ngayon, nahuminto na. Di hindi tumuloy yun. At saka, may, si Marcos noon, mayroon yung plano niya na ano yun yung pasa, bataan ba yun? Yung bandaron na gawin na kwak. Anong pangalan yun? Di kaya ng supply ng ibang bansa. Dito sa Pilipinas, pati yung ibang sakay ng supply. Ngayon, wala na. Bininta ni Aquino. Dapat na hindi na bininta kasi kapag kung sinong susunod na presidente, kung kaya nang ituloy, ituloy na yun. Para ako, hindi tayo nahihirapan dito sa probinsya. Tama. Dito sa Pilipinas. Eh, puro bininta lahat. Nung nangyari, sabi nila na si Marcos Purakot, sabi nila na magnanakaw, mamapatay. Ngayon na alam na nga ngayon na pa na hindi pala totoo 'yon kasi si Marcos 'di ba kung tignan mo yung pan na doon sa kwa sa ibang bansa yung pan ng ibang bansa siya ang pinakamagaling na president ng entire the world isa pa siya ang pinakamagaling kasi pan eh kaya yung sinasabi na ninakaw niya, hindi na ninakaw yun kasi kung tignan mo yung nakita ko yung van, yung interview ni sino yung van ng van, ibig sabihin Karen Davila noong 2016 si Imelda Marcos, tignan mo yung interview niya na noon sa kanya. Pinakita na yung gold na may-ari ng Pilipinas. Hindi na, kung talaga magnanakaw si Marcos, di linagay na sa pangalan niya. Hindi yun, sinabi na ito ay para sa Pilipinas. Ito na ipangalan sa Pilipinas. So, di ilang tons na gold yun, ilang daming tons na, hindi ko alam kung, hindi ko alam kung ilang tons na gold yun eh.
yun. Sabi ni Mrs. ni Imelda, sabi ni Karen Avila, saan mo dadalhin ito? Sabi niya, ipamigay ko sa amin sa Pilipinas. Sa Pilipinas lahat. Hindi, entirely all. O, tingnan mo yun. Di, kung talagang kurakot sila, di, kuan, in-interest nila yun. Hindi naman in-interest. Ayan, napakaganda ng sagot ni Lisa. Kaya maganda ang panahon. Ngayon, ayan. Kaya, ayong magbuto kay Lini Rubedo kasi kung ibubuto nila kasi mas lalong maghirap tayo. Kasi ako, no, ilang taon ko noong 1972 nai-declara ng martial law, 20 years ako noon eh. Kaya alam ko yung buhay noon. Maganda ang buhay ng martial law kasi tahimik ang tao. Puro sumusunod sila sa dito sa probinsya. Ay, maraming salamat po.